kasama po natin ngayon dito sa studio. Walang iba kundi si Rosana Brender. Siya po ang General Manager at signatory rin po ng grupong Kooperatiba Rodriguez de Montalban Transport para po ilapit doon ang kanilang pong reklamo na kanila pong asosasyon hinggil po sa kanila pong mga pampaseron jeep. Abay, ang reklamo ho nila ay tinanggalan daw sila ng prangkisa. Ayan, tanong ngayon natin kay Rosana. Rosana, anong nangyari? Bakit kayo tinanggalan kung kayo naman po ay legal na kooperatiba? Bali po, nagulat na lang po kami nung nakita namin sa LTFRB, nakatanggap kami ng notice. Hindi kami nakatanggap ng notice. Mm-hmm. Bali, ang nakita namin, ano na lang siya, order na tinanggalan na kami ng prangkesa. Okay. Ilan yung natanggalan? Tatlo po. Tatlo. Ilan ba mga jeep ninyo? Sinet aside lang naman po siya. Tatlo po siyang LPG. Bali, ang inapprove po kasi sa amin sa DOTC is 60. 60? Pero puro po LPG lahat ang inapprove. So, hindi namin na-avail lahat ng 60 dahil mayroong grupong pumasok sa kooperatiba namin na sinira yung aming kooperatiba. Pinagbabaon kami sa utang. Okay. So yung bang grupong, dahilan kung bakit kayo natanggalan ng prangkisa? Kasi po yung grupong yun, nagtayo ng sariling co-op. Tapos sila po ngayon ang nag-apply ng panibagong prangkesa. Parang pinapalagay ko, ang naisip ng LTFRB, dahil may pinasok kayo na mga miyembro na walang prangkisa at naging kolorum, nadamay tuloy kayo. Opo. Pero hindi po kami nagpasok sa kanila. Mm-hmm. Bali, pinasukan ho nila kami na nilalaban naman namin sila sa CDA. Kaso, ang problema po, ang CDA po, nagpa-amienda ng bylaws na hindi namin alam. Mga founding member ho kami. Oo. Bali, yun ho yung problemang yun, matagal na po, hindi nila inayos hanggang ngayon. Okay, nakasama ho natin sa linya ng telepono si Ryan Salvador. Siya po ang Head of Public Assistance and Complaint Desk po ng LTFRB. Sir Ryan, magandang gabi ho. Si Alex Santos po, kasama ko si Ben Tulfo. Sa Kilos Pronto ho tayo, live po tayo sa UNTV, sir. Yes, magandang gabi ulit, Sir Alex. Opo. Sir Ryan, ito pong nangyari ho dito sa grupo ho ni Ma'am Rosana. I'm sure nakarating na ho ninyo dyan sa inyo pong tanggapan, ito pong Kooperatiba Rodriguez de Montalban Transport. Ano ba hong status po na kanila pong kaso? Dahil tinanggalan daw sila ng prangkisa. Linawin lang natin yung concern na yan, Sir Alex, kasi medyo complicated yung concern ng Kooperatiba na Montalban. Ang unang concern, meron tayong order na nilabas. Nagkaroon sila kasi ng NBank case last August. Mm-hmm. Then nagkaroon sila ng order, which is the denied order, last October 18 to be exact. Mm-hmm. Doon sa ipinail na NBank case sa kanila, isa sa kanilang membro. Okay. At the same time, yung concern ni Madam as a member of the co-op, is a management agreement. Kasi sa member ng co-op, na supposedly ang mahawak na dapat is yung CDA o Co-op Development Authority. Na based on the bylaws of Co-op Development Authority, kung sino yung membro at sino yung mga authorized officers ng isang co-op, yun lang ang may karapatan na amendahan ang isang prangkisa. Mm-hmm. For example, is si Madam ay membro ng co-op at ang isang set of officers ng kooperatiba, magkakaroon sila na agreement kung gusto na nilang tanggalin yung ano yung membro, may basihan sila doon. Pero ang sinasabi ho niya, Ma'am Rosana, correct me if I'm wrong, na kayo'y pinasukan. Oo. Pero hindi daw nila na may pumasok daw sa kanilang miyembro na hindi daw ano. Dismissed employee po yan sila. Oo. Casual. Tulad na nabanggit natin, Sir Alex, yung concern nila, meron ipinasok, possible na ganitong scenario nila, meron ipinasok na bagong miyembro, itong co-op, tapos nila yung tinanggal. Even na wala namang malinaw na ano na agreement na sila aalisin doon sa co-op at nagpasok ng bagong miyembro. Okay. Na supposedly, ang kailangan nilang gawin dyan sa Lexa is magpail ng formal complaint against the co-op. Na supposedly, dapat higher court na yan. Kasi agreement on the part of the co-op doon sa miyembro. So, kaso siya hong presidente ho dito, Sir Ryan. General manager. So, paano ho yan? Iaangat ho itong kasong ito sa husgado na ho? Yes, yun ang pinaka-advisable sa kanila. Mm-hmm. At the same time, dapat lumaksyon din ang CDA. Kasi under na yan ang authority ng Co-op Development Authority. So, labas na hong LTFRB dito, sir? Supposedly, kasi meron na kami denied order na nilabas with the franchise. Now, actually, yung mismong prangkisa niya, may order siya ng October 18, 2016. So ito ho ay inyo na pong napag-usapan at napagpasahan noon sa inyo pong unbank po? Na-escalate na yan sa ating board. At the same time, nagkaroon na yan ng denied order
last October 18. Ayun. Sir, bakit i-deny nila yung isang co-op na wala kaming idea or alaman lang? Eh kami yung operator ng unit na yun. Pwede ba i-deny yung isang franchise na ako yung may-ari ng unit? Mm-hmm. Eh hindi po pwede. Unang-una po, paliwanag natin yung concern ng Mang Rosa, kayo po ay membro ng co-op. So supposedly, meron po yung set of officers na dapat ini-inform kayo properly kung ano ang dapat ninyong gagawin bilang membro ng co-op. Mm-hmm. Kung may narapag man sa inyo bilang membro, sinatay patapanagutan. Tinanggal na ho sila, sir, eh. Dismiss employee, casual employee ngayong grupong yun. Kaya nga po. At hindi ho namin sila naging membro kahit kailanman. Mayroon po silang kooperatiba na common. Common na nagpapatagbo ng kulurum. So, okay po. Mas maganda po dyan is katuhan nyo mismo yung set of officers. Nakasuhan na ho namin. Para mag-aarap-arap kayo. Nakasuhan na daw ho, Sir Ryan. So, labas na ho dito ang LTFRB, sir, no? So, hindi na ho ninyo may babalik yung kanilang pong prangkisa yung tinanggal ninyo. Kasi unang-una meron po silang meron po silang problema with the with their membership sa set of officers na po. Hindi, sir, eh. Ganito na lang para bakit nila tanggalin ang prangkisa ng hindi po kami? Nalilito ka na, no? May pananagutan kayo bilang mga opisyalis ng inyong kooperatiba sa inyong mga kasama. Hindi po namin membro yung sir. Hindi. Paano nakapasok yung hindi nyo membro? Hinayaan yung pumasok sa loob. Hindi po, sir. Wala po hindi kami po pwedeng basta't pumutok na lang yung hindi parang putok sa buho. Hindi po kami in-inform. Mrs., kahit na anong iyak mo ngayon, sinabi na ng LTFRB, sa korte na kayo mag-usap. So ngayon, dyan na lang kayo. Dito, pinakinggan ka namin. At lumalabas, alaan na kaming pwedeng magawa dyan. Kami ay re-resolve lang ng problema mo, pero yan ay iiwan na natin sa hukuman. Husgado na daw. Husgado na. Okay. Huling hantungan na yan. Opo. Kami, wala kaming magagawa kasi yun na. Ang prangkisa kasi pribilehiyo eh. Opo. Hindi karapatan yan. So ngayon, ang pribilehiyo ng kaakibat na yung responsibilidad doon sa sinasabing inyong mga pagiging opisyal ng sinasabing kooperatiba. Kung kayo'y nagkulang sa pagiging opisyal niyan, may pananagutan kayo. Ayan ang sinapit nyo. Kasi kailangan kasuhan nyo ninyo yung matawa. Kasuhan nyo na lang. Ha? Inasuhan na ako namin. Sige, antayin na lang natin para matapos na yan. Tapos may concern pa ako. Hindi na, pagkatapos na. Pag-concern mo na lang, ganito na lang. Pag-usapan natin pagkatapos na. Ha?